Babasa po natin mula sa aklat ng mga hukom. Sa Old Testament po, sa aklat ng mga hukom, kabanatang 11, talatang 1 hanggang 16. So basahin po natin ang salita ng Panginoon. Si Jephthah nga na Galaadita ay lalaking makapangyarihang may tapang at siya'y anak ng isang patotot at si Jephthah ay naging anak ni Galaad at ang asawa ni Galaad ay nagkaanak sa kanya ng mga lalaki at nang magsilaki ang mga anak na kanyang asawa ay kanyang pinalayas si Jephthah at sinabi nila sa kanya, ikaw ay hindi magmamana sa sangbahayan ng aming ama sapagkat ikaw ay anak ng ibang babae. Nang magkagayoy, tumata si Jephthah sa harap ng kanyang mga kapatid at tumahan sa lupain ng Tob at dooy nakipisan kay Jephthah ang mga lalaking walang kaguluhan at nagsilabas na kasama niya. Verse 4, at nangyari pagkaraan ng ilang panahon na ang mga anak ni Amnon ay nakipagdigma sa Israel. At nangyari nang lumaban ang mga anak ni Amnon sa Israel na ang mga matanda sa Galaad ay naparoon upang sunduin si Jephthah mula sa lupain ng Tob. At kanilang sinabi kay Jephthah, halika't ikaw ay aking maging aming pinuno upang kami ay makalaban sa mga anak ni Amnon. At sinabi ni Jephthah sa mga matanda sa Galaad, di ba kayo napuot sa akin at pinalayas ninyo ako sa bahay ng aking ama pagka kayo'y nasa paghihinagpis? At sinabi ng mga matanda sa Galaad kay Jephthah, kaya't kami ay bumabalik sa iyo ngayon upang ikaw ay makasama namin at makipaglaban sa mga anak ni Amon at ikaw ay magiging pangulo naming lahat na taga-Galaad. At sinabi ni Jephthah sa mga matanda sa Galaad, kung pauwiin ninyo ako upang makipaglaban sa mga anak ni Amon, ay ibigay ng Panginoon sila sa harap ko, magiging pangulo ba ninyo ako? At sinabi ng mga matanda sa Galaad kay Jephthah, ang Panginoon ang maging saksi natin, tunay na ayon sa iyong salita ay siya naming gagawin. Verse 11, at nang magkagayoy si Jephthah ay yumaong kasama ng mga matanda sa Galaad at ginawa nila siyang pangulo at pinuno at sinabi ni Jephthah sa Mispa ng lahat ng kanyang salita sa harap ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Ay pong lahat po'y makakaupo at ito po ang mensahe ng Panginoon. Jephthah's life as a judge. Ang buhay po ni Jephthah, no, bilang isang hukom ng bansang Israel. At alam ko po na nabasa na po natin ang aklat ng Hebrew chapter 11 at dito po sa Hebrew chapter 11, ito po ay tinawag na faith chapter. Kasi ang pangunahin pong binabanggit na ito ay tungkol sa pananampalataya ng mga lingkod ng Diyos. So mababasa po natin dito yung mga lalaki, yung mga babae sa Old Testament na sila po ay naging mga heroes of faith dahil po sa kanilang pagtitiwala, dahil po sa kanilang pagsunod at pagpapakita po ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ngayon, pagkatapos po banggitin ni Apostle Paul itong mga personalidad dito po sa Hebrew chapter 11 ay patuloy niya pong sinabi doon po sa verse 32 hanggang 34 na ganito po ang sabi ni Apostle Paul. Ano pa ang aking masasabi sapagkat kukulangin ako ng panahon upang sabihin pa sa inyo ang patungkol kay Gideon, kay Barak, Samson, Jephthah o ang patungkol kay David at Samuel at mga propeta sa pananampalataya ay umanggap sila ng mga pangako at nagpatigil ng mga bibig ng leon, pinatay nila ang kapangyarihan ng apoy at nakataka sila sa talim ng taba, bagaman sila ay mahihina, umanggap sila ng kalakasan, naging malakas sila sa digmaan at dinaig nila ang mga dayuhang ukbo. Sa umagang ito, marami po sa atin ang nakakakilala kila Gideon, kila Samson, kila David at kay Samuel. Pero ilan-iilan lamang po sa atin ang nakakakilala kay Jephthah. Si Jephthah po ay, sinabi ko nga po, na isang hukom. Pero mamaya pag-aaralan po natin yung kanyang buhay. Kasi naalala ko po si Manny Pacquiao. No, si Manny Pacquiao po, siya po'y tinatawag na from rag to riches. Mula po sa General Santos City na ang kanila pong pamilya ay sinasabi nga po na isang kahig, isang tuka. At sinasabi nga na mahirap lang po sila Manny
noon. No, hirap po sila sa kabuhayan dahil iniwan po sila ng kanilang padre di pamilya. So, bali ang nanay na lamang po niya ang nagtataguyod sa kanya. So, dahil po sa sobrang kahirapan, no, ayon po sa kwento ni Manny Pacquiao, dahil sabi nga, isang kahit isang tupa, kung minsan, kahit na po sila ng kahit, hindi pa rin po makatupa dahil sa sobra pong kahirapan. So, dahil po sa kahirapan ito, ito po ang nagtulak kay Manny Pacquiao na siya po ay lumuwas ng Manila para dito po makipagsaparan. No, ayon po sa kanyang kwento, lahat pinasukan niya. Siya ay naging isang umasok po siya sa, bilang isang construction worker, pero hindi niya po pinabayaan yung kanyang karir bilang isang buksingero. So, nagpatuloy siya sa kanyang karir at natatandaan ko pa noon, napapanood ko siya sa Blow by Blow at kung paano nga naman niya pabagsakin yung kanyang mga kalaban. At naging apple of the eye siya ng mga mahilig sa boxing. At isang araw na nga po, dumating po ang kapalaran ni Manny Pacquiao nung siya po ay lumaban noong 1998 sa kanyang kauna-unahang world title, no, sa boxing. Nung tinalo po niya si Chatchai sa Sakul ng Thailand. So pinabagsak niya po ito noong 8th round po, baksak si Chatchai sa Sakul eh. So talaga nga naman, dito po nakuha ni Manny Pacquiao yung kanyang first world title. At sumunod pa po ang maraming mga laban na kung saan ay nakabit niya po yung 8th, no? 8th world title niya po, no, sa larangan po ng boxing. At siya po ay naging isang tanyag at naging isang mayamang personalidad. Pag pinag-usapan po natin, isa sa pinakamayamang tao sa sports, si Manny Pacquiao. At naging isa po pong senador. At ang kagandahan po noon, siya po ay nakakilala sa Panginoon. Ito po yung kwento ng isang tao na mula sa pagiging zero na naging idolo ng masa. Mula sa pagiging zero at naging pambansang kamao. Dito ba? Naging pambansang kamao si Manny Pacquiao. Ngayon, kung si Manny Pacquiao po ay isang probinsyano na nagmula sa zero na naging isang pambansang kamao, si Jephtha naman po na ating pag-uusapan ngayon na isang Israelita na nagmula sa zero na naging hero. Isa po siyang hero sa bansang Israel dahil po sa kanyang katapangan, dahil po sa kanyang pananampalataya sa Diyos, dahil po sa kanyang pagsunod sa Diyos, siya po ay pinagtagumpay ng ating Panginoon. Dito po sa Book of Judges ay mababasa natin ang tungkol kay Jephtha. Sino ba si Jephtha? Sabi po ng verse 1 to 3, si Jephtha nga ay Galaadita, ay lalaking makapangyarihan at may tapang. Ibig sabihin po, kakaiba po ang katapangan ng lalaking ito. No, siya po ay mighty man of valor. At siya ay anak ng isang patotot at si Jephtha ay naging anak ni Galaad. At ang asawa ni Galaad ay nagkaanak sa kanya ng mga lalaki at nang magsilaki ang mga anak ng kanyang asawa ay kanilang pinalayas. No, pinalayas po ng mga half-brothers ni Jephtha siya doon sa bahay ng kanyang tatay. At sinabi nila sa kanya, ikaw ay hindi magmamana sa sambayan ng aming ama sapagkat ikaw ay anak ng ibang babae. Nang magkagayoy, tumaka si Jephtha sa harap ng kanyang mga kapatid at tumahan sa lupain ng Tob at dooy nakipisan kay Jephtha ang mga lalaking walang kabuluhan. So ibig sabihin, mga lalaking palaboy din, mga lalaking katulad niya na itinakwil, ito po ang mga naging kasama ni Jephtha. Ngayon, merong tatlong bagay po na gusto kong matutunan natin sa umagang ito patungkol sa buhay ni Jephtha. Ano po yung tatlong bagay na ito? Una, keep your faith to overcome your trials. Ulitin ko po, keeping your faith to overcome your trials. Dito, ang unang bagay po na sinasabi tungkol kay Jephtha na siya daw ay a mighty man of valor. Siya po ay isang makapangyarihang lalaki. Siya po ay merong tapang na kakaiba. Katulad po ng pagsabi o pagbanggit ng Diyos kay Gideon. Pinag-aralan po natin noong nakaraang Sunday si Gideon na siya rin po ay tinawag ng Panginoon na a mighty man of valor. Kakaibang katapangan, natatanging katapangan po sa bansang Israel na nakung saan sila po yung mga lalaki na ipinagtanggol po nila yung kanilang bayan laban po sa oppression ng mga Moabites, ng mga Midianites, ng mga Canaanites, ng mga Ammonites. So ito po yung mga bansa na gusto silang sakupin, na gusto silang paalisin doon sa kanilang lupain, na sinasabi na itong mga bansang ito na hindi ito kanila pag-aari, pero sabi nga
nga po dito ni Jepta kung paano ibinigay sa kanila ng Panginoon yung lupain ng Israel. Kung paano ibinigay ito sa kanilang mga ninuno kay Abraham na ipinangako ng Diyos sa kanyang mga magiging ina po. At ito po ang pinangahawakan po ni Jepta. Pero alam natin si Jepta po ay merong kakaibang buhay. Hindi maganda ang kanyang pinagmulan. Bakit? Kasi siya po ay naging anak sa pagkakasala. Ang kanyang nanay ay isang prostitute. Siya ay illegitimate son ng kanyang amang si Gilead. Pero nung umuwi na po sila ng kanyang ama, katahanan ng kanyang tatay, alam po natin ang nangyari. Siya po ay hindi tanggap ng kanyang mga half-brothers. Ayaw nila kay Jephthah dahil siya ay anak sa labas. Siya ay anak sa pagkakasala. Alam nyo, sa totoo lang po, maraming mga Jephthah sa mundo. Tulad ni Jephthah po, marami pong mga kabataan dito na hindi na naging anak sa pagkakasala, na hindi tanggap ng kanilang mga pamilya. Pero isang bagay lamang po ang gusto ko pong ipaalam sa inyo at gusto ko pong maintindihan ninyo. Na bagaman ikaw ay katulad ni Jephthah, anak ng prostitute, anak sa pagkakasala, hindi tinuturing na mabuti ng iyong pamilya, sinasabi ko sa iyo, kapatid, sa umagang ito, hindi ka aksidente kung bakit ka isinilang. Huwag mong sisihin ang sarili mo na sinasabi mo ikaw ay anak sa pagkakasala. Huwag mong sabihin sa sarili mo na ang nanay mo ay prostitute. Hindi maganda ang iyong pinagmulan. Hindi katanggap ng iyong mga pamilya. Pero sa umagang ito, sinasabi ko po sa iyo, anuman ang iyong kasaysayan, anuman ang kasaysayan ng iyong pinagmulan, hindi yan aksidente. Isinilang tayo sa mundong ito ayon sa kalooban ng Panginoon. Maari hindi plinano ng mga magulang mo ang pagsilang mo dito sa mundo. Pero ang Diyos ay hindi. Dahil sa Diyos, sa Kanya'y walang aksidente. Hindi po nagulat ang Diyos nung ikaw ay isinilang sa mundong ito. Dahil nung nandun ka pa lang sa sinapupunan ng nanay mo, ay nakikita ka na ng Panginoon. Sabi nga po, nabibilang ng Diyos pati ang ating mga buhok. Ito po ang sinabi ni Haring David sa Psalms 139 verse 16 na sinabi niya, nakita na ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal at sa iyong aklat ay pawang nangasulat kahit na ang mga araw na itinakda sa akin nang wala pang anuman sa kanila. Ibig sabihin po, nakita na ng Diyos kung sino tayo. Nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang. Kilala na po tayo ng Panginoon. Alam na niya kung sino tayo. Nababalangkas na ng Panginoon ang bawat himaymay ng ating mga laman. Sa umagang ito, kahit yung mga iniisip natin, alam ng Diyos. Sabi nga, our God is an all-knowing God. Kilala niya ang lahat ng tao. Kilala niya ang pintig ng puso ng isang tao. Kilala niya tayo. Bago man tayo lumabas ng bahay, papunta rito sa church, nalaman na niya yung mga naging problema mo. Nalalaman na niya yung mga suliranin mo at yung mga kabigatan mo sa puso. Sa umagang ito, bakit hindi natin ipagkatiwala sa Panginoon? Si Jephthah po ay isang illegitimate, pero sa Diyos, siya ay legitimate. Dahil kilala ng Diyos si Jephthah, alam niyo, totoo po yung kasabihan that there is no illegitimate children, just irresponsible parents. Marami pong mga magulang, pagkatapos manganak, pababayaan na lang yung kanilang mga anak, pero ang Diyos, hindi po. Kung tatawag ka lang sa Kanya at lalapit ka sa Kanya, ay masusumpungan mo siya. Ang sabi ng Psalms 91 verse 15, He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. O sabi ng Panginoon Diyos sa atin dito, ano man ang kalagayan mo, ano man ang sitwasyon mo sa buhay sa umagang ito, ang sabi po ng salita ng Panginoon, isang tawag mo lang sa Panginoon ay sasagutin Kanya. Isang tawag mo lang sa Panginoon, kung ikaw ay merong trouble sa iyong buhay, bibigyan Kanya ng kapayapaan. Bibigyan Kanya ng pagtatagumpay sa iyong buhay. Ang sabi dito, i-deliver
deliver ka ng Panginoon at ikaw ay kanyang itataas. Si Jephtha po ay tinakwil ng kanyang family, ng kanyang mga kapatid, pero hindi po ang Diyos. Hindi po siya binigyan ng mana, pero ang totoong mana natin ay ang buhay na walang hanggan. Sabi nga po ng ating Panginoong Hesus, we are the co-heirs of the Lord Jesus Christ. Tayo ho ay kasamang tagapagmana ng Panginoon. Ang sabi nga po, we are seated with Christ in the heavenlies. Ipinaghanda tayo ng Panginoon ng ating matitirhan. Isinama niya tayo sa kanyang katawan. We are members of His family. That is why wala pong outcast, wala pong illegitimate sa pamilya ng Diyos, sapagkat ang tunay na pamilya ng Diyos magkikita-kita forever and ever. Kasama po natin ang ating Amang nasa langit at doon po tayo sama-samang maglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po nawala ng pag-asa si Jephtha dahil alam niya na mayroong Panginoong Diyos ang bansang Israel na nag-iingat sa kanila. Sinusubaybayan ng Panginoon ang bawat araw noong simulang siya isinilang sa mundong ito hanggang sa araw na siya po ay tawagin ng Panginoon para maging isang bukong ng bansang Israel, para maglingkod sa Diyos at maging hanggang sa kahuli-huli ang araw ng kanyang buhay ay alam po ng ating Panginoon. Pero sa umagang ito, ano ang gagawin mo kung nagsasuffer ka sa kasalanan ng iba? Nasabi nga po, God will not test us beyond our ability to overcome. God allows you to be in a position because He knows that you are able to bear the trial. Amen po ba? Marami pong mga circumstances sa ating buhay that we don't have any to control of it. However, we can control how we will react to it. Amen po ba? May mga circumstances sa buhay natin na hindi natin kontrolado. At tulad ni Jephtha, hindi niya control na maging anak ng isang prostitute. Pero sinasabi ko po sa inyo, pwede natin makontrol kung paano tayo magre-react sa sitwasyon ng ating buhay. Kung titignan natin ang buhay ni Jephtha, hindi niya hinayaan na yung kanyang nakaraan ang magdikta ng kanyang future. Sa halip, hindi po siya nag-self-pity. Hindi siya nag-self-pity dahil anak siya sa labas, dahil siya ay illegitimate. Sa halip na siya mag-self-pity, kinompensate niya yung kanyang kalalagayan sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang kahinaan. Dahil mula po sa pagtanggap ng ating kahinaan, doon po tayo makakapag-build ng ating strength. Kasi habang iniiwasan mo yung kahinaan mo, hindi ka po makakarigain ng kalakasan. Dahil doon lamang po sa pagkilala na tayo'y mahina, doon tayo po makakaroon ng pag-asa para tayo'y maka-rise up above doon sa ating sitwasyon, sa ating mga buhay. Kasi kung patuloy tayong magsiselpiti sa ating kalagayan, mga ginigiliw kong kapatid, wala tayong magagawa kundi mananatili tayong nagmumukmok sa ating pong kalalagayan sa buhay. Si Jephtha, hindi po, bagamat alam niya ang kanyang kalalagayan, pero hindi siya nag-self-pity, kundi ginamit niya ito para pagmulan ng kanyang kalakasan. Kaya nga naman po, si Jephtha ay tinawag the mighty man of valor. Siya po'y makapangyarihang lalaki dahil na-recognize po ng mga tao na nandoon, ang mga kasama niya, na-recognize nila yung kalakasan ni Jephtha dahil dumating po sa punto na tiningala nila si Jephtha bilang kanilang leader, hindi bilang anak ng isang prostitute. So kaya tayo po, pwede rin po tayong maging katulad ni Jephtha sa puntong ito. Sa halip na tayong magmukmok, sa halip na sisihin po natin ang ating mga nakaraan, tumindig tayo, magpakalakas tayo dahil sa ating pagpapakalakas, tunay na meron pong pag-asa. Kasama natin ang Diyos para tahakin natin yung bukang liwayway ng ating mga pag-asa sa ating hinaharap, sapagkat ang Diyos ay meron pong dakilang plano sa ating mga buhay. Inalaw ng Diyos ang mga bagay na ito, na mangyari ang mga bagay na ito sa ating mga buhay. Sabi nga po dito, He puts more importance on building our character instead of enjoying the comfortable life. Concern po ang Panginoon sa ating character. Let us remember the word of James sa kanyang sinulat sa James chapter 1 verse 2 and 4.
Nang sabi po ni James, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials." Mga dala kayo kapag kayo dumaranas ng mga pagsubok, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Ito po ang gusto ng Panginoon sa atin, that we will be able to be presented unto the presence of God, holy, perfect, and blameless. Kaya, sana po natutunan natin itong unang lesson na ito. Keeping our faith, no, in spite na meron pong mga trials sa buhay natin. Tinawag na po si Jephthah, the mighty man of valor. At ginamit pa ni Apostle Paul sa kanyang sulat para i-describe yung mga lalaki at mga babae na tunay nga po na matindi ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ito po yung mga tao na kapag rise up, ito po yung mga taong conqueror. Bakit? Kasi sila po yung mga taong alam nila na ang Diyos ay pwede silang gamitin mightily sa kanilang kapanahunan. Kaya patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon. Patuloy po tayong manampalataya sa Kanya. At sa umagang ito, nais ko po kayong dalhin sa ikalawang point natin. Ano po yung ikalawang point natin? Keeping your close relationship to God to defeat your enemy. Ang sabi po nila kay Jephthah, ang sabi po sa Judges chapter 11 verse 5-8, at nangyari nang lumaban ang mga anak ni Ammon sa Israel at ang mga matanda sa Galaad ay naparoon upang sunduin si Jephthah mula sa lupain ng Tob. At kanilang sinabi kay Jephthah, "Halika't ikaw ay maging aming pinuno upang kami ay makalaban sa mga anak ni Ammon." At sinabi ni Jephthah sa mga matanda sa Galaad, "Di ba kayo napuot sa akin at pinarayas ninyo ako sa bahay ng aking ama? At bakit kayo naparito sa akin ngayon pagka kayo'y nasa paghihinagpis?" At sinabi ng mga matanda sa Galaad kay Jephthah, "Kaya't kami ay bumalik sa iyo ngayon upang ikaw ay makasama namin at makipaglaban sa mga anak ni Ammon at ikaw ay magiging pangulo naming lahat na taga-Galaad." Titignan natin ang buhay ni Jephthah dito. Sabi nga po, siya isang illegitimate, hindi pamunabli sa kanya ang kanyang mga kapatid. Pinagkaitan siya ng mana, rinato siyang masama, itinuring siyang ibang tao, kaya nga po, napilitan siyang lumayas at tumakas papuntang Tob at doon manira kasama ng mga tao itinakbil din tulad niya. At doon siya nagtayo ng kanyang grupo kung saan siya naging leader nila. Pero dumating ang panahon na ang mga taga-Gilead ay ino-oppress na. Sila'y tinatakot at sila'y sinasalakay ng kanilang mga kalaban ng mga Ammonites. Kaya hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin, kung saan sila pupunta. Kaya naisipan po nilang humingi ng tulong kay Jephthah. Yung taong kanilang pinagtulungan, yung taong kanilang pinalayas, yung taong kanilang itinakwil. Minsan po, inaalaw ito ng Panginoon para hiyain tayo. Minsan may mga taong dinidegrade natin, pero bandang huli siya din pala yung lalapitan natin. Nakakalungkot po na mga ganitong attitude na makikita pa rin natin ngayon, na nakakalimutan ng mga tao ang Diyos. Nakakalimutan nila ang Diyos kapag wala po silang problema, mga kapatid, na maraming mga blessings. At nandoon po, kapag maraming mga blessings, ay doon lang po sila nagpupunta doon sa kanilang mga pinagkakaabalahan. Hindi mo man lang makita na sila po'y nagpe-pray, nag-aaral ng salita ng Panginoon para matutunan ang kalooban ng Panginoon sa kanilang mga buhay. At ang nakakalungkot pa, pag mayroong problema, doon lang lumalapit sa Panginoon at humihingi ng tulong. Ganito po yung mga taga-Galaad, mga taga-Gilead. Nalang kung saan, may trouble sila, sinasalakay na sila ng mga Ammonites. E nung nalaman na lang nilang si Jephthah ay isa ng powerful, wala silang ibang magawa kundi lumapit doon kay Jephthah. Minsan, ang akala natin, hindi natin kailangan ng Panginoon sa buhay natin kapag marami tayong possession sa buhay natin. Minsan, nakakalimutan natin ang Diyos kapag malakas tayo, bata pa tayo. Kaya nga sabi ng Bible, "Remember your God on the days of your youth." Para sa mga kabataan, huwag din yung sabihin, malakas pa kayo.
Huwag ninyong sabihin, bata pa kayo. Ito nga po ang panahon para lalo kayong lumapit sa Panginoon. Ito nga po yung panahon para lalo ninyong gawin pamantayan ang salita ng Diyos ng, sa inyong mga buhay. Kasi ang mga kabataan, mabilis pong madaya, mabilis po silang magdesisyon sa kanilang buhay to the point na sila po'y napapahamak na. Kaya giniliri ko mga kapatid sa Panginoon sa umagang ito, huwag nating kakalimutan ang Diyos sa buhay natin. Tayo ho ay magpakalalim sa Panginoon. Tayo ho ay lumapit lagi sa Panginoon. Tayo po ay laging magpakalapit, tayo po ay laging maging intimate sa ating Panginoon. Tandaan po natin na ang Diyos ay hindi po spare tire na doon lang natin po napapansin pag flat na yung ating mga gulong, ginagawa lang natin bulkasil ang Diyos, panapalbutas kapag merong problema. Tayo po'y tinawag ng Panginoon para i-develop natin yung ating intimate relationship sa ating Panginoon. Ang relasyong ito ay hindi lamang conditional, kundi ang relasyong ito ay dapat constant. Dapat po tuloy-tuloy. Ibig sabihin po, tayo ay dapat maging malapit sa ating Panginoon kahit na anuman ang nangyayari sa buhay natin. Kahit na masama ang nangyayari sa buhay natin, dikit pa rin tayo sa Panginoon. Kahit na mabuti, sa Panginoon pa rin tayo. No? Nakakalungkot po kapag maganda lang yung pakiramdam natin, wala na. Wala na yung prayer life. No? Kasi maganda na yung pakiramdam eh. Hindi na nagpe-pray sa Panginoon. Pero kapag nananakit na yung likod, di ba? Ina-arthritis na, may mga sakit at karamdaman na, doon lang tumatawag sa Panginoon. Kapatid, huwag pong ganun. Sa anumang bagay, sa anumang kalagayan sa ating buhay, gawin nating sentro ang Panginoon sa ating mga buhay. It is better to live a life constantly close to God rather than just remembering Him when there is tragedy that strikes in our lives. Tandaan po natin, sinabi ng salita ng Panginoon, sabi nga po, dahil darating ang panahon, kapag hahanapin ang Diyos, hindi na po siya masusumpungan. Hanapin natin ang Diyos habang nandiyan pa po siya. Habang nandito pa tayo sa pagkakataong ito na ibinigay sa atin ng Panginoon yung napakalawak na biyaya. Kasi darating ang panahon ng Judgment Day. Lahat po ay hahatulan ng Panginoon at ihiwalay po yung mga nasa Panginoon at yung mga wala sa Panginoon ay itatapon magpasawalang hanggan. Kaya ito yung panahon na dapat po tayong magpakalapit sa Panginoon. Sabi nga, tayo magpaka-addict kay Lord. Maraming taong addict sa droga. Masama yun. Pero yung maging addict kay Lord, hindi masama. Daming addict sa AL. Di ba? Nakaka-addict nga naman yung laro na yan eh. Lalo na kapag nagtatawanan kayo. Pero mga kapatid, kung kayo'y addict dyan, tigilan na ninyo. Hindi magpaka-addict po tayo kay Lord. Walang pinagkaiba yan sa pagiging addict ng mga drugs eh. Kasi isang araw po, kukurtahin yan yung utak ninyo. At isang araw, hindi yan makakabuti sa inyo. Kasi isang araw, i-inherit ninyo o tatamuhin ninyo yung result ng inyong mga ginagawa sa inyong buhay. Dahil kung kayo nagpaka-addict dyan, mapapahamak ang buhay ninyo. Pero kapag kayo nagpaka-addict kay Lord, gaganda ang buhay ninyo. Tingnan nyo ang buhay ni Jephtha. Sabi pinagpala ng ating Panginoon. Sabi nga, hanapin natin ang Panginoon habang siya'y nasusumpungan pa. Habang tayo po ay nasa ganitong pagkakataon na pwede pa po tayong manambahan sa Panginoon. Ito yung panahon na patuloy natin siyang maging intimate po ang ating relationship sa Kanya. At ang ikatlong bagay po na gusto ko pong ma-share sa inyo sa umagang ito sa buhay ni Jephtha, yung pangatlong bagay po is keeping your word to increase your credibility. Keeping your word to increase credibility. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Alam natin si Jephtha kung gaano kalakas ang mga sundalo ng mga Ammonite. Kilala ni Jephtha yung kanyang mga kalaban. At alam ni Jephtha na yung kanyang grupo ay hindi uubra sa dami ng mga Ammonites. Kaya anong ginawa ni Jephtha? Si Jephtha po ay gumawa ng panata sa Diyos. Ano sabi ni Jephtha sa Panginoon? Ano ang panata ni Jephtha? Ang sabi po ni Jephtha sa verse 30 hanggang 31 at nagpanata si Jephtha ng isang panata sa Panginoon. Dahil alam ni Jephtha ang laki ng kanyang kalaban.
kung hindi siya sasamahan ng Panginoon, kung hindi siya pagtatagumpayin ng Panginoon, siya na wala po siyang kapag-apag-asa. Kaya, ang sabi ni Jephtha, kung tunay na iyong ibibigay ang mga anak ni Amon sa aking kamay, ay mangyayari nga na sino mang lumabas na sumalubong sa akin sa pintuan ng aking bahay, pagbalik kong payapa na galing sa mga anak ni Amon, ay magiging sa Panginoon at aking ihahandog na pinakahandog na susunugin. Alam ni Amon ang kanyang kalaban at pinakailangan niya yung pagsama ng Panginoon. Kaya naman, sabi niya, kung ako ipagtatagumpayin mo, Panginoon, ang unang tao na lalabas ng aking bahay na sasalubong sa akin ay aking ihahandog sa iyo bilang handog na susunugin. At alam po natin ang story, pinagtagumpay ng Panginoon si Jephtha at sila po'y nananulaban sa mga Ammonita. Kaya naman, ang pagkakataon ito, ito na yung pagkakataon para maisakatuparan niya yung kanyang pangako sa Panginoon. Pero nung siya po'y umuwi na sa kanyang bahay, siya po'y masigla, dala-dala niya yung pagtatagumpay, pero nung malapit na po siya sa kanyang tahanan, lumabas ang kanyang anak na babae na sumasayaw para po siya'y salubongin. Ang ginawa po ni Jephtha ay hinapak niya yung kanyang damit at siya po'y nananangis sapagkat meron siyang pangako sa Panginoon na ang sino mang unang sasalubong sa kanya ay ihahandog niya sa Panginoon. Alam niyo, napakahirap ng mangako sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, let your yes be yes. Dahil ang hihigit dito ay hindi na po nagmula sa mabuti kundi masama na. Kung mangangako tayo sa Panginoon, tuparin natin kagad yung ating pangako. Si Jephtha po ay nangako sa Panginoon na ihahandog niya ang kanyang anak. Bagamat para sa kanya napakabigat na ihandog ang kanyang anak. Naalala natin si Abraham, sinabi ng Panginoon na ihandog niya yung kanyang anak sa Panginoon ay napakabigat po, pero alam natin si Abraham po ay sumunod sa Panginoon. At dito po si Jephtha ay nangako sa Panginoon at nandito ang kanyang anak na kanya na sumalubong sa kanya. Kaya naman ang nasa isipan ni Amnon, mabuburo na ang kanyang lahi. Dahil ang kanyang anak na ito na nag-iisang babae ay ihaandog pa niya sa Panginoon. Isang napakalaking trahedya itong kalagayan niya, itong sitwasyon niya, at maging ang buong Israelita ay nanangis patungkol dito. At ito po ang tugon ni Jephtha sa verse 35. Ang sabi niya, at nangyari pagkakita niya sa kaniya na kaniyang hinapat ang kanyang damit at sinabi, sa aba ko, aking anak, pinapakumbaba mo akong lubos at ikaw ay isa sa mga bumabagabag sa akin sapagkat aking ibinuka ang aking bibig sa Panginoon at hindi na ako makapanumbalik. At sinabi niya sa kanya, ang sagot ng kanyang anak, ama ko, yung ibinuka ang iyong bibig sa Panginoon, gawin mo sa akin ang ayon sa ipinangusap mo ng iyong bibig. Yamang ipinagigantikat sa makatwid bagay ang mga anak ni Amon. Pero makita po natin dito kung gaano kabigat ang damdamin ni Jephtha para tuparin ang kanyang panata sa Panginoon. Pero alam natin, according to the story, tinupad ni Jephtha ang kanyang pangako. Bilang mga Kristiyano, tayo ay meron ding mahalagang aral na matutunan dito sa storyang ito ni Jephtha. Maraming taon ang nakalipas, si Haring David ay nagsabi po ng mga katangian ng mga taong maninirahan sa piling ng Panginoon. Si Haring David po ay sumulat patungkol doon sa mga taong titira doon sa piling ng ating Panginoon. Ang sabi po ni Haring David, ang itinakwil ng Diyos ay di niya pinapakisamahan. Mga may takot kay Yahweh, kanyang pinararangalan. Sa pangakong binitiwan, siya'y laging tapat anuman ang mangyari, salita'y tinutupad. Alam niyo, isa po sa mga katangian ng mga born again, sila po'y merong palabra di honor. Ngayon bagang ang kanilang mga salita ay pwede po natin panghawakan. Alam nyo, huwag na po tayong mangangako kung hindi po natin tutuparin. Kasi nga po, kapag tayo'y nangangako, kadalasan po napapako. Promises are always made to be broken. Kasi kung hindi mo tutuparin ang salita mo, masisira ang kredibilidad mo. Sabi ng salita ng Panginoon, pananagutan natin ang bawat salita na lumabas sa ating mga labi. Ito po ang madiin na turo ng ating Panginoong Hesus. Sabi ng ating Panginoon,
Panginoong Jesus, "But I say to you that from every idle words men may speak, they will give account of it in the day of judgment." Kaya bantayan po natin yung mga salitang lumalabas sa ating labi, because there is power in our tongue. Kapag nagsalita po tayo ng negative po ang magiging perception ng mga tao. Kapag naamo tayo at hindi natin tinubad, masisira po ang ating pangalan. Di po ba? Kaya, kasabi ng ating Panginoon, "For by your words, you will be justified, and by your words, you will be condemned." So, taken ito pong salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tayo pong mga Kristiyano, inaasahan po na mapanghahawakan ang ating mga sinasabi. Huwag tayong mga ngako na hindi naman natin tutuparin. Kasi kung hindi, huwag na po tayong mangako, dahil sabi ito ng Panginoon sa atin. Sabi ito ng Panginoon sa atin. Tuparin kagad natin. Sinasabi natin, "Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, pero 10 taon na hindi ka pa rin naglilingkod." Sabi mo, "Panginoon, ibibigay ko na sa iyo ang lahat ng aking mga masasamang bagay na ginagawa." Paulit-ulit mong sinasambit sa Panginoon, pero paulit-ulit mo pa rin ginagawa. Paulit-ulit kang nagsisisi, paulit-ulit ka rin bumabalik. Paulit-ulit kang nagre-repent, paulit-ulit mo namang inuulit. I repent. So, kapag sinabi natin sa Panginoon, "Lord, maglilingkod ako sa iyo," gawin mo kagad. Pag nangako ka sa Panginoon, "Lord, bibigay ko yung aking 100% para sa iyo, yung aking time," gawin mo kagad. Sabi mo, "Panginoon, gusto kong pagpalain ang iyong gawain. Pagbibigay ako sa iyong gawain ng 10% para sa aking tithes and offering." Gawin mo kagad. Dahil hindi ka nangangako sa tao, kundi sa Diyos ka nangangako. Si Jephtha po, nangako sa Diyos, ang hirap para sa kanya na ibigay ang kanyang anak para sa Panginoon. Pero hindi niya ito pinanghinayangan, dahil sa Diyos siya nangako. Kaya anong ginawa niya? Inihandog niya po ang kanyang anak sa Panginoon. Ang sabi po ng Matthew chapter 5 verse 37, "Let your yes be yes, and your no, no. For whatever is more than this is from the evil one." Mapanghahawakan ba ng mga tao ang ating mga salita? Naniniwala ba sila sa atin kapag tayo na ay mayroong mga bagay na sinasabi? Tayo ba ay totoo sa ating mga sinasabi? Ang Biblia po ay nagsasabi ng kahalagahan ng pagkasakatuparan ng ating mga sinasabi. Kung may sinasabi ka, tiyakin mo na gagawin mo, at huwag po natin hahayaan na hatulan tayo dahil po doon sa ating mga sinasabi. Huwag po natin hayaan na tayo po ay maging irresponsible. Huwag po natin hayaan na tayo ay maging mga immature, dahil wala pong maniniwalang tao sa atin, dahil hindi natin kayang tuparin yung ating mga sinasabi. It is very clear that God expects us to be truthful. Not keeping our words is tantamount to lying. And you know what the Bible says about lying. Sabi nga po ng Revelation 21 verse 8, liars is not part of the kingdom of God. So sana po, bilang mga mananampalataya, ay believe na yung katangian po ni Jephtha ay nasa ating mga buhay. Alam natin na may mga trials tayo na dumarating sa buhay natin, but hindi po natin tinitignan yun para tayo po ay madown, kundi stepping stone para tayo po mag-improve. Stepping stone para po tayo ay maabot natin yung pangarap natin sa ating mga buhay. At tulad ni Jephtha, ang Panginoong Diyos ang pangunahin sa kanyang buhay. Na kung saan hindi po tayo makapagtatagumpay sa ating mga kaaway kung hindi po tayo nakikipag-mingle, kung hindi po tayo nakikipag-ugnayan, at malayo-malayo tayo sa Panginoon. Alam niyo ba, kapag malayo-malayo, hindi po natin makita. Pero habang tayo po'y papalapit ng papalapit sa Panginoon, lalo po nating nakikilala at nakikita ang kanyang kabutihan. Katulad po ni Jephtha, meron po siyang word of honor. Bilang mga mananampalataya, ang sabi nga ng Panginoon, ito tayo tinitignan ng Panginoon. Gano'n ba ka-truthful ang ating mga sinasabi kapag tayo ho ay nagsasalita at kapag tayo po'y nangangako? Unang-una sa Panginoon, pangalawa sa mga tao na ating nakakahalubilo. Gandang umaga po sa atin sa umagang ito, at palain po tayo ng salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang ito na muli ibinigay mo po sa amin, Panginoon, ang mensaheng ito upang kami po, Panginoon, ay patuloy na matuto sa iyo, patuloy na matuto sa iyong mga lingkod, Panginoong Diyos. Dahil yung mga taong ito, Panginoon, ginamit mo po sila mightily. And I believe gagamitin mo rin po kami mightily sa aming kapanahunan,
na kami po, Panginoong Diyos, yung katangian ni Jephtha ay patuloy din pong makita sa aming mga buhay. Dahil, Panginoon, gusto po namin, Lord God, maging totoo. Gusto po namin maging truthful sa lahat ng mga sinasabi namin kasi gusto po namin na maging effective witness mo po kami. Gusto namin, Panginoon, na hindi po masisira ang iyong pangalan, kundi lalo pa po mapaparangalan ang iyong pangalan sa pamamagitan po ng aming mabubuting katangian na nakikita bilang isang tunay na lingkod ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, patuloy ka namin ginoglorify. Tunay nga po, Panginoon, patuloy namin ibinabalik sa iyo lahat ng papuri. Tunay na sa iyo po lamang, Panginoon, at tunay nga po, Panginoon, sa umagang ito, inukumit po namin ito sa iyo. Kaya ganito na lamang po ang aming pagpapasalamat. Tunay nga po, Panginoon, na napakasarap na maglingkod sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, na nasa iyo meron kaming pag-asa, Panginoon. Kaya tunay nga po, Panginoon, na kami po'y patuloy na nagnanais at gustong-gusto namin, Panginoon, na patuloy ka namin mapaglimpuran at patuloy ka namin mapapulihan. Tunay na ito po ang aming panalangin. Kaya nga po, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen.